Kung sakaling makakita ka ng mga langgam sa iyong tahanan, ano ang iyong gagawin? Dudurugin mo ba ang mga ito o hahayaan na lamang? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga pamahiing nauugnay sa mga langgam. Ito ba ay isang magandang pangitain o pawang kamalasan lamang? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Isa ka bang batang millennial? Marahil ay hindi mo pa ito nalalaman na ang mga ninuno o mga matatanda ay may mga paniniwalang pamahiin na kaugnay sa mga langgam. Ang langgam ay simbolo ng lakas, katapatan, pagkakaisa, determinasyon at pagsasakripisyo. Pinapaalala nila sa atin na hindi madali ang buhay at ang lahat ng nais mong marating sa iyong buhay ay iyong makakamit kung ito iyong pagsusumikapan. Narito ang 10 mga bagay o pamahiin tungkol sa mga langgam. Number 1. Kapag nakakita ka ng mga tumatawid na langgam sa daan o sa kalsada, ito ay nagpapahiwatig ng isang positibong pangyayari. Number 2. Kung sakaling makakita ka naman ng isang langgam na naglalakad papalayo sa iyo, ito ay nangangahulugan na may isang tao ang sinasabi tungkol sa iyo sa ibang tao. Number 3. Kung sakali naman na makakita ka ng mga itim na langgam sa ilalim ng iyong mga aparador o kabinet, ito ay nagpapahiwatig na may paparating na swerte o maaring pera. Number 4. Ang bahay ng langgam sa loob ng inyong tahanan ay swerte rin, kaya huwag itong aalisin. Number 5. Kung aksidente na makakita ka ng dalawang nag-aaway na langgam, ito ay nagpapahiwatig na mayroong nalalapit na kaguluhan sa inyong lugar sa mga darating na araw. Number 6. Kung makakita ka naman ng mga langgam na gumagawa ng bahay sa inyong bakuran, hayaan lamang ito at umasang may paparating na swerte. Number 7. Kung ang itim na langgam ay swerte, ang pulang langgam naman na siyang masakit mangagat ay nagbabadya ng kamalasan o maaring ikonekta sa masama. Number 8. Kung ang langgam naman ay nagmamartsa o naglalakad mula sa silangan patungong kanluran, ito ay paalala na nalalapit na ang panahon ng pag-aani. Number 9. At kapag mula naman sa kanluran patungong silangan, ito ay badya o pahiwatig na nalalapit na ang tag-ulan. Number 10. Kung ang mga langgam naman ay nagmamartsa o naglalakad sa ilalim ng pintuan o ng upuan, ito ay nagpapahiwatig ng kasinungalingan, maaring ikaw o ang iyong kausap. Ano man ang mga kahulugan at pamahiin ng mga nakatatanda at paniniwalang nakasanayan, ay palagi pa rin nating tandaan na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Magsipag tayo at mayroon tayong mararating. Huwag makakalimot, tumawag sa Diyos. Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bes, para sa Bes TV.